Hi everyone, it's me Tita Slab, and welcome back to my channel. And today's vlog is about dun sa umiikot na news sa YouTube na sinasabi nila na bagong requirements ni YouTube yung 10,000 subscribers plus 5,000 public watch hours. Totoo nga pa ba yun o hindi? Kasi maraming lumalabas ngayon na video about doon sa sinasabi nilang by 2021. Iba na raw po yung requirements ni YouTube para po ma-monetize ang iyong channel. So, ang ginawa ko po is nanood po ako ng mga videos about dyan. And meron akong mga nakita na, or napanood na sinasabi nilang totoo. Meron naman ako mga napanood na hindi daw totoo. So, ginawa ko po is nag-research ako kung totoo nga talaga na ganun ang video, I mean, ang update na mangyayari para sa 2021. So, sa doon po kasi sa YouTube studio, makikita nyo po kung meron update ang YouTube, kung meron silang mga pagbabagong patakaran o mga pagbabagong updates, sinasabi naman po nila. So far, dalawa lang po yung nakita kong updates nila. Una po is yung pong 8-minute video na dati po is 10 minutes video, saka lang magkakaroon ng mid-roll break o yung pong merong ads habang nagpi-play po yung video. Kasi pag below 10 minutes po, normally sa unahan or sa hulihan lang po yung advertisement po nila. But ngayon po na nag-update sila, ginawa po nila, binabaan po nila yung minutes para magkaroon ng mid-roll break. Yun po yung 8 minutes. So pag 8 minutes, pwede na po kayong maglagay ng mid-roll break sa inyong video. So, pero pag 7.59 minutes, dalawa lang po ang dalawa or isang ads lang po ang lalabas sa video nyo. So, yun po ang unang video, unang update article na nabasa ko sa YouTube Studio. Ang pangalawang updates na nabasa ko sa YouTube Studio is yung yung about sa copyrights. So this time po, makikita nyo na po kung sino po yung mga nagka-copy ng video nyo and nire-upload nila. Yun po yung nangyayari is nagiging reused content para sa kanila. Kasi kumbaga parang original video mo yun, tapos kinokopya nila, nire-upload nila. So noon, parang hindi pa yata nakikita. Kasi parang wala akong nakikita ng ganun. But this time, chinyek ko po yung ano ko, meron na nga talaga. So gagawa po ako ng panibagong content para po kung paano nyo po makikita na kung sino ang nagkakopya ng mga video nyo. So yun po, yun yung pangalawang video na, pangalawang update na nabasa ko po sa YouTube Studio. So far, yun pa lang talaga ang nababasa ko. So, wala po akong nabasa pa na totoo nga yung sinasabi na 10,000 subscribers and 5,000 public watch hour. So, kung meron mang lumalabas na mga ganung video na nagsasabi na totoo, siguro para i-discourage nila yung mga nagsisimula pa lang. So, I think ang masasabi ko, huwag po kayong basta-basta maniniwala unless meron po talagang lalabas na balita or mga news sa mga legitimate na mga news, sa mga website na totoo talaga yung ganun. So kung gusto nyo po para makasiguro kayo kung totoo o hindi, punta lang po kayo sa YouTube or I think sa Google, ay YouTube ata, sorry, dun sa article ng Google support
or YouTube support ata yun. I'm sorry, hindi ko masyado matandaan kung saan yun dapat basahin. Pero basta doon po yun, may community, ano po sila doon na pag-uusapan kung ano po yung problema or issue sa YouTube world. So ang sagot ko po doon sa kung totoo o hindi ang 10,000 subscribers, kasi it's too much po para sa mga small YouTuber na gustong ma-monetize yung channel. Kasi 1,000 nga lang po, medyo mahirap pa po, lalo na po hindi po tayo mga sikat or hindi po tayo mga celebrity or mga official governments or mga kilalang tao na talagang sila mismo magsusubscribe. Kasi ako nga po is siguro mga 2 or 3 months ko po na reach yung 1,000 subscribers bago ko po nakuha yun. So what more pa kaya yung 10,000 subscribers? Diba? So sana wag naman natin i-discourage yung mga nagsisimula pa lang, kasi mawawalan po sila ng lakas ng loob para ituloy yung pag YouTube, kasi di ba lahat naman po tayo is gusto po nating ma-monetize ang channel natin. So guys, wag po kayong maniniwala. The answer is no, it is not true, it is a fake news. Hindi po totoo na 10,000 subscribers na ang kailangan. So still 1,000 subscribers and 4,000 public watch hours. So doon kayo mag-stick hanggat wala po sinasabi ang YouTube na may update ng ganon. So ganun lang masasabi ko lang sa inyo is keep on uploading videos. Ang nakatulong po sa akin para po dumami ang aking or madagdagan ang aking watch hours is sinishare ko po ang aking mga videos sa aking social media account. Although ang social media account ko lang naman is Facebook and Instagram, pero I'm not very into Instagram, so sa Facebook lang po talaga siya na napopost ko. So dati po kasi lahat po yata ng mga video ko is about dogs and cats na ang aking pusa ay nakatingin. Doon ko po talaga, yun po talaga ang aking content. And then, sinishare ko po siya sa mga page ng mga cats and mga dogs. And then, syempre lahat, hindi naman lahat, I mean marami rin po ang mga nanonood talaga. And may nakikita rin po ako na nagsishare din po ng aking videos. So malaking tulong po yung isishare nyo po sa inyong social media account ang inyong mga video. So yun po, para po kayo ay makakolekta ng 4,000 public watch hours. So just keep on uploading and wag po kayong mawawala ng pag-asa. And wag po kayong maniniwala sa sinasabi nilang 5,000 hours and 10,000 subscriber. So it is not true. So yun po, sana naliwanagan kayo, and sana po mag-continue kayo sa inyong ginagawa at huwag kayong mawawala ng pag-asa. O Tom, say bye-bye to them. Come here. Here's my kitty. His name is Tom. And lagi ko po siyang kasama sa YouTube dati. I mean, sa content dati. Kaya lang this time, mukhang nagsasawa na rin siya sa camera. Kaya hindi siya nag-i-stay sa room ko. Dati po nag-i-stay siya sa room kapag nag-vlog ako. So ngayon, nandito siya. So, say bye-bye!